sabi ko, oh, manual post. Kanya-kanya na kayong lugar. Yung isa, mag-take, mag-man sa radio, mag-receive ng messages galing sa field, kontakin lahat ng field. Yung isa sa telepono, kontakin yung mga stations na may telepono para makuha agad yung data at malakit natin yung earthquake. Ganun yung ginawa nila. Every now and then, nag-shake. Sulit-sulit yung aftershock. Every time magkaroon ng aftershock, tumitingin lahat sila sa akin. Ako naman, medyo takot din ako. Medyo baka mag-collapse na totally yung building. Kinakabahan din ako. Pero ayaw kong pakita sa kanila na tatakot ako. Kasi pag the moment makita kang ikaw mismo na leader nila na takot, pati sila madadamay na. Hindi ko pinaparamdam sa kanila. Sabi ko, stay put. Tuloy lang natin ginagawa natin. Pinawi lahat ng mga tao. Natira lang yung seismology division. And if you stop this sa geology, yung mga geologists nag-stay. Sinabi ko mag-stay sila para tulungan kami na kapagsagot sa media. Kasi hindi pa namin natatapos yung processing ng data. Binubugbog na kami ng mga tawag from the media. Sunod-sunod, nagtatanong kung ano nangyari. Kung saan ba galing yung tindol? Gaan pala kasi ito, may mga damages ba? Ayun yung kasasagot mo pa lang ng sa media, pababa mo telepon, pagkababa mo, nag-reading agad. Walang tigil, tuloy-tuloy. After nung tumigil, for a while, pumunta kami lahat sa seismology weeks. Nandun yung mga staff ni Sir Bart, syempre nagpa-plot na sila. Kaya lang, right after the earthquake, nag-brown out. Nung nag-brown out, wala pa tayong mga generators nun sa office. It so happened, meron silang laptop. Buti na lang naka-charge. Doon sa laptop, doon sila nag-plot. Nung nag-start si Sir Bart na maging division chief nung, I think, 88 or 89, kinomputerize niya. So, nung nagka-earthquake, computerize yung ginamit nila. Nagtawag sila sa SSB radio, nakita namin yung ginagawa nila. Binigay yung mga readings, nilagay sa laptop, na buti na naka-charge kasi power outage, na-plot nila. Right away, yung pagka-plotting nila, doon kagad sa Rizal Nueva Ecija, ang epicenter. Kailangan i-release na, pero ang problema, hindi nila ma-release. Kasi nga, brown out. So, yun ang isang reason kung bakit kala nung iba na-delay yung pagbigay ng information. Kasi nga, walang power. Pumunta ko sa ilalim ng mesa. Before I went on my force, nakita ko yung parang chandelier sa likod na gumagsak. Tapos, yung sa tabi ko, meron katapang mama na yung legs niya nagagangga. Yun ang mga huling visions ko, images, bago talaga dumilim. Dahil ang dilim doon ay talagang dilim na dilim, wala kang makikita. Walang tigil ang yog ng building. Meron pa pataas, meron pa side, merong uungot-ungot, gano'n eh. The need for hazard preparedness and mitigation
When I saw the damage at the Kabanan Tulang City, parang yung awakening ko sa importance ng ating profession in terms of minimizing hazards. Kasi very traumatic yung nandun ka, nakikita mo yung mga victims, but you can't do anything. By this time, pag namapa natin, natuturo na natin. So alam na siguro, may iwasan na kung saan dapat ilagay ang mga buildings tsaka yung mga infra in the mga future physical developments. Yun yung magiging part natin na ito yung gawin yung plano kasi ito yung nakita namin. Andito yung mga fault. So para ma-minimize natin yung damage. The disaster in our life has to be a second nature. Like preparing and anticipating it from your family, from your home, to the community level. If we know that we have all the information, we know, and we won't get scared so much because we know we're prepared.